Huwag ka na magpalusot, sir. Sabi ni SSS, sa data nila, ang kasambahay na may SSS is 84,190. That's only 6%. Saan si SSS? Yes. That's only 6%. Yes, Your Honor. Yes. Oh, and then si PhilHealth, mas matindi pa. 74,858 lang, which is 5%. Ang pinakamatindi si Pag-ibig. 51,579 na out of sinasabi nila 1.4 million na kasambahay, registered or not, lumilito na 3.6% lang ang compliance. Anong ginagawa niyong tatlong agency kayo? Sir, Chair, yes. Therefore, ako ang complainant ngayon. Overpayment pala ako. 10,000 yung sweldo ko ng katulong ko eh. Ah, 5,000 po. 5,000 binibigay ko. So, overpayment ako. Doble binibigay mo. Sir Chair, napakabait pong amo ng ating member. So, blessings to come to you. Yung magkaroon sana ng hotline sa mga barangay para doon sa mga in distress na mga kasambahay na may namaltrato, inaabuso, pwedeng tumawag yung kasambahay doon para agad-agad dumating taga-barangay kasama yung mga pulis, isakluluhan yung kasambahay. Kasi madalas ako nakakatanggap ng balita, reklamo sa programa ko, Mr. Chair, mga kasambahay, sinasambunutan yung tugang ulo, minamaltrato, kung ano na pang ginagawang hindi na mga tao. And then is si kasambahay, binabaliktad pa kuminsan, yung pulis darating doon, and then kasama yung barangay, si kasambahay pa nakasuhan. So dapat merong hotline na binibigay sa bawat kasambahay, ang barangay, na pwedeng tawagan ni kasambahay kapag siya ay hindi na magandang pagtrato sa kanya. So that's one, establish a hotline na takbo ng mga kasambahay. Hindi pwedeng pumunta ang isang pulis sa bahay ng amo dahil sa tawag ni amo at inireklamo si kasambahay. We should make sure na kapag merong reklamo laban sa isang kasambahay, dapat merong taga-barangay na yun ay magpuprotekta sa karapatan ni kasambahay. Marami na ako alam ng mga insidente, si amo, tatawag kay pulis, sabihin, ninakawan ako ni kasambahay, etc., etc. Darating si pulis, agad-agad dinadala sa presinto and kulong na agad si kasambahay kahit na wala pang ebidensya. So this time, we will make it a law na pag inireklamo ang isang kasambahay, dapat meron doong taga-barangay. Kung kinakailangan, nandun agad ang public attorney's office, kung this is a long shot, pero siguro more on kasama ang taga-barangay. Hindi pwedeng pumunta ang pulis na nireklamo si kasambahay nang walang taga-barangay. And then number three, yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, tanggalin na yan, balakabalastugan na yan. Anong pinagkaiba ng mga kriminal sa pagbabansag ng bilang isang qualified theft ang isang kasambahay na nagnakaw kung ano man ninakaw sa kanyang amo? So kuminsan kasi, Mr. Chair, ginagamit ng amo yun para walang hiyain o balikan si kasambahay dahil si kasambahay gusto niya mag-move on, gusto niya umuwi, and then hindi siya nakaintindihan ng kanyang amo, palalabasin na si kasambahay nagnakaw. At syempre, pag qualified theft yan, aba ay matinding parusa yan. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na, kung talaga nagnakaw, edi nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at nahalaga, theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, qualified theft ang kinakaso sa kanya. Yun po yung papasalamat ako na i-adapto ng Commission on Human Rights. And then isa pa, alisin na po yung salitang domestic servant. Masakit sa tenga. Para bang alipin. So, hindi na dapat gamitin yung salitang yun. Doon po kasi sa provision ng Article 310 ng Revised Penal Code, ang tawag sa mga kasambahay, domestic servant. So, dapat hindi na natin adapt yung salitang domestic servant. Under evaluation? Under evaluation. Heck no. Hindi dapat. Ilang taon na yung kaso ngayon hanggang under evaluation. Well, ang gusto ko marinig, out of that 66 na kinasuhan dahil nilabag ang karapatang pantao ng kasambahay, dapat meron man lang pinakamababang na-demote. Mas masarap pakinggan kung nakulong. Kung wala, sabi mo under observation, then it's not working. Yung estilo niyo yan na to go after policeman na nang-abuso or nagbabiolate ng karapatan ng mga kasambahay. And yung
taasan po ang parusa sa mga amo na nagmamalupit sa mga kasambahay. Mataas dapat ang penalty, mataas dapat ang pagkakakulong kung sino mang amo na patunayan na inaabuso niya, binubugbog, sinasaktan, minamaltrato ang isang kasambahay. That is something that we have to make sure na malalagay po sa batas natin, Mr. Chair. Ginagamit po yan as a form of harassment. Because of that, maraming mga kasambahay na nabubulok po sa kulungan dahil sa napakasimpleng kaso, kuminsan pinaplantahan pa. Ilang kaso na po ang natanggap ko sa programa ko sa Wanted sa radyo, si kasambahay, hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang sila magkasundo ni amo, paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag ng mga relo, halimbawa mga cellphone. Planted lang po yun. Si kasambahay, nakukulong. Dahil si mayaman, si amo mayaman, qualified theft yun. At mataas na parusa. Just imagine na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinarusahan siya ng qualified theft. Mm-hmm. Di ba? I understand. Maraming ganun insidente, Mr. Chair. Si amo at si kasambahay hindi nagkakasundo. O si amo, sinaktan niya si kasambahay at si kasambahay magsusumbong na sa pulis dahil sa pananakit. Sasabihin ni amo, pag nagsumbong ka, kakasuhan kita. And then, si kasambahay, gusto pa rin talaga magsampa ng kaso, unahan ni amo, paplantahan niya yung cellphone yung kanyang bag. So, tapos magpapatawag ng pulis si kasambahay, ay si amo, si kasambahay, kulong na, nauna pa. May mga pasa na si kasambahay, siya pa ang nakulong dahil dun sa qualified theft na yan. Yun. Magagamit po yung kasong qualified theft against sa napakarami natin mga kasambahay. Yun po palaging ginagamit na armas, ammunition ng mga mapag-abusong amo na gusto maisaan si kasambahay. And then, it has also to be proven that na nangako ni kasambahay na inintas sa kanya. Siguro that's another factor na para matawag talagang qualified theft. Halimbawa, sinabi kasambahay, ito kasambahay, itong cellphone ito, I entrust it to you upon you to make sure na hindi mawawala ito, na alagaan mo to. E paano kung hindi in-entrust kasambahayan? Meron ko isang kaso, nawawala yung cellphone ng anak ni amo. Cellphone ng anak ni amo. So ngayon, ang nangyari, naging qualified theft. Ikinuyon sa kasambahay. Malaman-laman lang later on na yung cellphone pala nung nawawala ng anak ng amo, na misplaced lang nandun sa ilalim ng kama. Ngayon kasambahay, qualified theft ang kinaso sa kanya. Yun po palagi ang ginagamit ng armas ng mga pang-abusong amo na gusto mag-harass ng kanilang kasambahay. So for me, it has to be changed. Kasi walang pinagkaiba yan. Paano po yung mga ibang talagang magnanakaw? Talagang sinadya nila magnanakaw. At talamak na magnanakaw. Test lang pwedeng ipaso sa kanila. Samantalang si kasambahay, kailangan qualified. Ganun ba natin turingin yung palibasa yung maliit na tao? Pitik-pitikin na lang natin at gamitin natin ng kaso. I'm not referring to the laws that you guys passed, Mr. Chair. I think it's about time that we have to revisit the law para maging patas naman sa ating mga pobreng kasambahay na sila po ang naninilibyan sa atin. Day in and day out, nandiyan sila para sa atin. Magkasakit tayo, sila nagluluto sa atin, namamalengke, naglinis ng bahay. So dapat mabigyan sila ng fair treatment kapalit ng kanilang napakagandang serbisyo sa mga pamamahay natin. Under evaluation? Heck no. Hindi dapat. Ilang taon na yung kaso ngayon hanggang under evaluation. Well, ang gusto ko marinig, out of that 66 na kinasuhan dahil nilabag ang karapatan pantao ng kasambahay, dapat meron man lang pinakamababang na-demote. Mas masarap pakinggan kung nakulong. Kung wala, sabi mo under observation, then it's not working. Yung estilo niyo yan na to go after policeman na nang-abuso or nagbabiolate ng karapatan ng mga kasambahay. I'll set you an example, Mr. Chair. I will never forget this for the rest of my life. Itong kasong ito. Many, many years ago, sa DZXL, si amo tumawag ng police kasi nawawala itong cellphone, Nokia cellphone ni kasambahay. Yung sinabi ko na yung kanina. So si police, kapitbahay niya na police of duty, dumating. And then, ang ginawa niya, tinawag niya si kasambahay nila bandera. Pinaghubad-hubad niya sa loob ng banyo si kasambahay. Hinipu-hipuan pa. Pagkatapos, paghubad-hubad rin, ipu-hipuan, kinunin pa si kasambahay. Linantahan.
wala pong ebidensya. Linantahan ng kung ano-anong klaseng mga aligasyon na pinalabas nila na si Kasambay ang nagnakaw talaga ng cellphone at nakita ng anak na maliit, tapos itinapon somewhere at may kumuha ng cellphone na itinapon sa over the bakod, nakulong si Kasambahay. Kinulong ni pulis. Yun ang isang kabalastugan na ginawa ng isang pulis laban sa isang Kasambahay. Kaya ang sinasabi ko kanina, noon, wala nang pulis pupunta sa bahay ni Amo dahil sa reklamo ni Amo tungkol sa kanyang Kasambahay, kung ano man yung reklamo na yun, nang walang kasamang taga-barangay. Hindi na pwede yun. Kasi si pulis, eh, madali niyang mamaniobra at matwist yung reklamo, diba? Laban sa Kasambahay, in favor of the complaining Amo. Sir, Chair, yes, therefore, ako ang complainant ngayon. Overpayment pala ako. 10,000 yung sweldo ko ng katulong ko eh. Mr. 5,000 po. 5 o 10 yung binibigay ko. So, overpayment ako. Doble binibigay mo. Mr. Chair, napakabait pong ano amo ng ating member. Yeah, blessings to come to you. Let's face reality. 5,000, ano ba naman mabibili mo sa 5,000 or even 6,000 dito sa Metro Manila because of the high prices of the basic commodities? Ano lang mabibili mo? Papadala pa ng pera sa probinsya yan. 6,000 pesos. Eh, wala ka naman ma... Wala natitira sa'yo, di ba? So, it is between agreement of the employer and the Kasambahay. Kung talagang, at palagay ko naman dito sa Metro Manila, hindi naman nasusunod itong 6,000. Mas mataas siguro sa 6,000 to. Majority of yung mga employers, hindi naman 6,000 na binibigay. Am I correct? Do you agree with me? Yes, sir. Hanggang ngayon, sir, wala kaming katulong. Ano na lang per, yung daily na lang, sir, 500. So, 15,000 ngayon, sir. Pag... Pero meron pa rin. Sinasabi wala. Mo, meron pa rin underpaid, di ba? Yes, sir. Sa report, based sa report, sir, ng 2016, before ng pandemic hanggang ngayon, sir. Kasi ang data namin, sir, 2016 hanggang September 15 of this year. So... Kaya yan ang dahilan, Mr. Chair. Kung bakit, sabi nga ni Ma'am kanina, nahirapan siya maghanap ng kasambahay. Marami sa mga kasambahay ay nag-abroad na. Kaya nga bumaba yung data nila sa kasambahay. Pero meron lang akong quick question. Nasa yung SSS dito? Ibig nandito na SSS. PhilHealth, nasaan? Okay. Sabi ni Yusek Benavides, sa record nila, registered na kasambahay is 84,190. Ano, sorry. 1.4 million. Tama? Registered Kasambahay, 1.4 million. Ano po, sir? Kasambahay. Not necessarily registered. Yun lang po yung lumabas. Regardless, po. Registered o hindi. 1.4 Kasambahay. Okay. Sabi ni SSS, sa data nila, ang Kasambahay na may SSS is 84,190. That's only 6%. Saan si SSS? Yes. Yes, that's only 6%. Yes, Your Honor, yes. Oh, and then si PhilHealth, mas matindi pa. 74,858 lang, which is 5%. Ang pinakamatindi si Pag-ibig. 51,579 lang out of sinasabi nila 1.4 million na kasambahay, registered or not, lumilito na 3.6% lang ang compliance. Anong ginagawa niyong tatlong agency kayo? So, namimili kayo. Lahat po, mga barangay, subdivision, kasi karamihan po ng nakita po namin sa datos. Hindi nga po, I'll tell you what, turuan kita, sir, turuan kita. Punta ka sa barangay. Pag election time, ito mga barangay, kagawad, ang sisipag nila mag-house to house. Meron pang magbibigay ng mga ano, yung mga sticker o leaflets. Apo. Pero pag tungkol sa kasambay, tamad sila. Mag-house to house sila. Isa po yung... Magbibigay ng form. Ilista mo yung mga kasambahay niya dyan and then isubmit mo sa amin. Babalikan kinabukasan. I-register doon sa barangay. Tapos. Opo. Isa po yan sa pwedeng gawin ng mga... Gawin nyo na. Mga kagawad o mga councilor or barangay. Kaya, gawin nyo na. I-request nyo po. Opo. Huwag nyo naintayin si Amo ang magre-register kasi si Amo tamad kuminsan. Hindi naman lahat ng Amo pero maraming mga Amo tamad. Ayaw i-register kasambahay. Opo. Thank you, Mr. Chair. Opo. Okay. Now, Kulang kayo sa performance. Hindi ako bilib sa Pag-ibig. Ikaw, PhilHealth. Lalo na ikaw, PhilHealth. Oh, lakas-lakas ng pangungurakot yan noong panahon. Tapos, si Kasambahay. Baka pati pera ni Kasambahay. Nakurakot na siguro. Anyway,
That's besides the point. Magtrabaho pa kayo dyan sa PhilHealth, sa Pag-ibig, saka sa SSS, napakababa ng compliance nyo. Sa 1.4 na lang sinasabi nga nito ni Yusef Benavides. Grabe, ang pinakamababa, Pag-ibig, 3.6% compliance, si PhilHealth, 5%. Pinaka, tapos 6% si SSS. Pagbutihin nyo po. Why is that so, attorney? Good afternoon, Mr. Chair. Sir, for Pag-ibig Fund, previously kasi, sir, before the Kasambahay Law, sir, meron talaga tayong forward na sila ni Pag-ibig Fund, sir. Yung mga self-employed, yung mga nasa other earning groups. So, yung iba, sir, kinontinue lang po nila yung status po nila. So, for example, may mga ibang employers, kasambahay employers po, binibigay po nila yung benepisyo. Tapos si kasambahay na lang po yung nagre-remit. So, for example, sir, nandun po yung coverage nila sa Pag-ibig, pero yung status lang po nila, hindi sa kasambahay, pero nasa self-employed. So, meron puro kaming mga other earning groups din po na tumutulong din po sa mga yun. Pero sa application, di ba nakalagay, self-employed, kasambahay? Prior to. Pero sa registration, kasambahay pa rin sila kasi para i-define kung sino talaga sila. Pero mga iba po na hindi na po nagbago ng registration po, Mr. Chair. Kasi na prior to approval po. Kumbaga, nagtuloy na lang po sila na, for example po, alam naman po nila, mayroon silang coverage ni Pag-ibig Fund, binibigay po yung benepisyo ng employer-employee share, at sila na po yung nagre-remit. Para kung hindi lang po nabago yung category po nila from a self-employed to a kasambahay. Kaya nga po, tukuyin ninyo yung sinasabi na 1.4 million ng mga kasambahay nationwide, tukuyin nyo saan sila, sino sila, and then alamin nyo kung meron ba silang Pag-ibig o wala. Kung meron ba silang benefits o wala. Kung wala, bakit? Yun po yun eh. Yes, sir. Kasi napakataas po ng numero binigay niya. In fact, sabi ni Mr. Chair, mababa po to. Inaasahan ni Mr. Chair, dapat 2 million something na, di ba? 2.5. 10 years ago, ngayon bumaba. Sabi ko nga, dinipensahan ko na kayo, baka nag-OFWs ng iba. Pero still, hanapin niyo po itong 1.4 million. Sino sa kanila ang may Pag-ibig, SSS, PhilHealth, sino ang wala? And make sure, by next year, balik nyo dito sa susunod na hearing. Budget hearing ba ito, Mr. Chair? Hindi. Okay. Sa susunod natin hearing, kasi kung budget, ipitin ko sana mga budget nyo eh. Ipapadefer ko sana muna, Mr. Chair eh. Hindi nga, hanggat hindi nasusunod itong... Hindi, kawangan itong mga kasambay. Okay. So, sa susunod na hearing, isubmit sa committee, Mr. Chair, yung mataas na compliance. Diba? Yun lang po yun. Huwag ka na magpalusot, sir.